At kasalukuyang pong naghahanda ngayon para sa groundbreaking ng bagong UNTV Broadcast Center. Naroon si Rina at Angela. Yes, tama po yan po, Rina, Sherwin. Yes, Angela. Andito po kami sa area na to para po saksihan ang groundbreaking po. Kaugnay pa rin po yan ang ating 10th anniversary ng UNTV. Rina. But before anything else, we'd like to welcome everyone here. Welcome po at good morning po dito sa ating groundbreaking ceremony ng UNTV's newest building. Ito po ay parte ng 10th anniversary ng UNTV. And at this point, we would like to welcome Ms. Architect Bong Recio ng Architects para po bigyan po tayo ng insight kung ano po ba ang ating maaasahan sa proyektong ito. Good morning, sir. Good morning, everybody. Congratulations to UNTV celebrating 10th year anniversary. Well, this morning, I think we stand on the threshold of many good things to come. We are groundbreaking for the new broadcast center for UNTV. You are now standing exactly in the middle of where the building will be, no, right smack in the center. So it will be, it'll take up pretty much this whole property up to this wall here. The building will now house many of the facilities that UNTV has always wanted, which will include, first of all, Public and Social Services Center. It will be expanded and very much improved. It will have chapel. It will have various sizes of broadcast studios to better serve the people not only from this center but all over the Philippines. It will also have an auditorium that can seat about 300 people. It will have canteen facilities for all the staff. And best of all, it will have a basketball court, a full basketball court. When completed, the building will stand, the typical floors will stand about 18 levels. That's about 171 meters high. But to the very top of the building, the tower, it'll stand about 222 meters. Now, the building will have many features. Now, first of all, it'll be the tallest along this row. And then to crown the building, it will have three discs on top that will house a restaurant, an AM/FM booth, and the viewing tower. No, so needless to say, all the floors in the building, including the top floors, which will have the most amazing views, will all have views 360 degrees all around Metro Manila. When completed, I think this will stand out to be quite an iconic building. One of the features that we are trying to work on right now is that the building will be fully clad with LED lights, so that in the daytime it'll look like a pretty regular building clad in glass, but at night the whole building will come alive with lights. So it'll be a living building. Actually, it won't be static, so it'll be one big play of lights. You can advertise, you can project, you can do anything with the building. So at night it'll become quite the iconic center for this area of Quezon City. So with that, I think we all very much look forward to this groundbreaking and then to the start and the commencement of the construction of the building. I would like to commend UNTV, Kuya Daniel, Mr. Ato Menares. We have the presence here of our mayor also. Thank you for attending. And to everybody that was involved in the project, thank you all. Thank you so much, Architect Bong Recio. But before we proceed, let's first acknowledge some people that we have here. Sir Atom Henares. Brother Danny Navales. Honorable Mayor Herbert Bautista. We also have here Architect Jose Pedro Bong Recio. Of course. Last but not the least, we have Engineer Oscar Relucio. And of course, we would like to welcome as well our VP for Administration, Sir Jerry Panghulan, and Ms. Nina Domingo. Moving on, ngayon naman po, tawagin po natin ang ama ng Quezon City, walang iba kundi si Mayor Herbert Bautista. Thank you.
please. To all of you here, we are in UNTV, headed by Kuya Daniel. Sa inyo po lahat, sa board, kay architect, kay engineer, Engineer Tagudando of DPWH, and everybody else, good morning. Well, when I heard the word iconic design of the building, sabi ko, tama-tama, because the city government is requiring the development in the area where in fronting, no? Fronting this particular edifice na itatayo natin to have iconic structures, no? In design so that maging attractive, no? So earlier on, bago ako tinawag, sinabi sa akin ni Kaka, ni Kuya, na alam mo kung aabot ka pa sa susunod mong term, eh, sabi ko, sa tulong mo, aabot ako dyan. We can promote this particular structure na itatayo natin as part of its tourist destination, sabi niya. Sabi ko, hindi malayo dahil Quezon City government has planned this particular part of Quezon City from the CBD up to the other side, yung East Triangle, hanggang South Triangle, meaning yung Tomas Morato, hanggang Roses, hanggang Kamuning, hanggang dun sa may UP area, hanggang dun sa Libis, Eastwood, yung square na yan, o yung triangle na yan, as a development for Central Business District and tourist destinations. No? Ito'y ginagawa natin, hango na rin dun sa programa ng pambansang pamahalaan ng national government na sinona kasi yung buong bansa natin eh. No, na okay, pag sinabing industry, Calabarzon. Pag sinabing, or kaya yung Subic area na yan. No? Pero pag sinabing Metro Manila, tourism yan at saka services. So yun ang pinoprovide natin. And, you know, earlier on also, I was discussing briefly with Kuya Daniel na, you know, itong ginagawa natin is not just for business. No, binanggit din ni Arkati kanina na merong component ng service. And that is what Quezon City is all about, no? It's not just making business within Quezon City but providing the utmost service that we can provide for our constituency and beyond the limits of Quezon City, no? And so tinanong ko, ano mangyayari sa kabilang building? Sabi niya, ano yun? Yun ang magiging parang service center. Sabi ko, ilang floors ba yan? Sabi niya, mga 4, pero 5, kasama na rin yung ibabaw. Inabot kami ng zoning eh. Kaya, mababang-mababa lang yung aming ginawa. Ah, okay, good. So, here we can see, no, in a decade's time of UNTV, malaki na yung napuntahan niya. Marami na siyang narating. And I wish Kaka and the leadership of UNTV na tenfold pa, no, na taon, no, 10, so isang dekada, 10 taon, 10 pa noon at 10 pa ang larangan na dadaluyan ng UNTV para mas marami pa siyang matulungan ang mga kababayan at mas marami pa siyang masakop na programa, layunin, hindi lamang po dito sa ating bansa, hindi lamang po dito sa Quezon City, kundi sa kabuuan ng mundo. Dahil global na po tayo, ang Pinoy ay global na. So kailangan global din ang thrust. Katulad ng thrust ng ating kaibigan na si Kaka, o kaya si Kuya Daniel. Kilala ko siyang Kaka, hindi Kuya. Kaya, ano, so, Kuya, congratulations. Congratulations, UNTV. May permit na ba to? Thank you very much, Mayor Herbert Bautista. And of course, hindi po magiging matagumpay ang proyektong ito kung di po pangungunahan ng ating Mr. Public Service na si Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Mayor Herbert. I would just like to correct yung sinabi ni Angela na hindi na magiging matagumpay ang proyektong ito without Kuya Daniel Razon. I beg to disagree to that. Hindi po magiging matagumpay ang proyektong ito
kung hindi una ay ang tulong ng Panginoon. Yun po ang ating... So, we are just small instruments kung ano man po yung ating nagagawa at naaabot. Sa tulong po ng lahat ng ating mga kasama rin at of course, sa mga support ang ibinibigay sa atin, kagaya po ng support na binigay sa atin ni Mayor Herbert Bautista. Salamat, Mayor. Sana nga po ay huwag ninyong bawiin ang permit namin. And of course, kagaya po ng aking laging sinasabi, nagpapasalamat kami una sa pagtitiwala na binigay sa atin ng atin pong owner, ang atin pong laging kaibigan, si Mr. Ato Minares. And thank you so much. Noong pong umpisa niyang ipinagkatiwala sa atin ang pamamahala sa UNTV, I'm really very grateful na binigay niya yung pagtitiwala na yon. Sabi niya, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. At ako nagniniwala sa iyong pananaw, sa tinitignan mo, at nagtitiwala ako na hindi mo dadalhin ng UNTV sa masama. Kaya nga po, with the trust that UNTV is a public service channel, we are living to that, at gusto namin po na sa tulong ng Panginoon ay mapangatawanan yon. Kung makaabot man tayo dun sa sinasabi ni Mayor Herbert na makalagpas man ng 10 taon, lumipas man ng 10 taon uli, wala man po na kami dito. Mananatili po na kung hindi pa nagwawakas ang mundo, ay nakatayo ang UNTV para po magsilbi sa ating mga kababayan. And una po ay gusto kong magpasalamat din sa lahat ng mga support na binibigay sa atin. Of course, ng atin pong mga kasama sa Members of the Church of God International sa pangungunan ni Brother Eli Soriano, na laging katuwang sa lahat ng ating mga public services, naka-back up sa atin sa lahat po ng ating mga proyekto para umabot sa ating mga kababayan. At kagaya po ng aming gustong laging maipaabot sa inyo, ang UNTV po ay bukas para sa lahat. Hindi po ito namimili ng relihiyon, hindi po ito namimili ng kulay, ng lahi. Ito po ay nakabukas para sa mga nangangailangan. At ito po ay laging nakahandang magsilbi. Kaya with the presence of our mayor, I would just like to reiterate that UNTV is yours, my mayor. We will be abiding by the rules of Quezon City. With God's help, ibig po naming maipagsilbi ang atin pong himpilan sa anumang pwedeng assistance na magawa din po natin. Apart from being one of the tourist attractions dito po sa Metro Manila, ay makapagbigay din po ng karagdagang serbisyo para sa mga mamamayan ng Quezon City at sa lahat po ng mga mamamayan sa buong Pilipinas. Sabi nga ni Mayor Herbert, ay hindi naman ho tayo dito lang sa Quezon City. As a matter of fact, we have already 1,334 satellite centers all over the globe, and that includes yung pong mga nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sabi nga, global Pinoy tayo, kaya po abangan nyo din sa malapit na hinaharap kung mayroon pong CNN International, God willing, ang UNTV po will be expanding to the fullest na tayo po ay makarating kung saan may Pilipino, nandun po tayo. And of course, I would like to say thank you to Honorable Reynaldo Tagudando ng DPWH. Maraming salamat po. At sana po ay tulungan nyo na lang din po kami na mag-guide kami kung saan kami dapat at kung ano ang hindi dapat at kung hanggang saan kami pwede. Dahil alam po namin na kailangan naming sumunod sa lahat ng mga alituntunin ng ating pong pamahalaan. Of course, kasama po natin ang ating mga katulong at nandyan din po ang ating mga... Ika nga, ito hindi, mahalagang mahalaga ho ito dahil kung wala din po ang tulong nila, hindi po kami makakapag-umpisa rin ng proyekto. Yung atin hong mga inuutangan. Nandito po ang ating mga kasama sa Philippine National Bank, of course. Maraming salamat po for supporting us. Kahit na medyo minsan ay napupolitika,
Dahil pag nakita ko kasi si Mayor Herbert, nakakabit na politika dito eh. Mm. Di ko nga, ayaw ho itong mag-guest sa akin talaga eh. Kasi sa loob ng isang taong ko hong iniimbitahan yan, isang beses lang ho ako pinuntahan. Kaya ano sinabi sa akin na nandito po si Mayor, hindi ho ako makapaniwala. Kaya maraming salamat po talaga, Mayor. Alam niya po kasi kaya siya nagpunta, walang interview ngayon. Kaya sabi niya kasi sa akin, sabi ko, bakit ba hindi mo ako pinuntahan nung isang beses? Gusto kitang interviewin. Sabi niya, ayoko, baka tanungin mo ako tungkol kay Chris Aquino eh. Mayor, wag mong babawiin yung permit namin, ha? Salamat po. Of course, ang mga taga-Trendway Builders Incorporated, maraming salamat, Mr. Edmund Lee. Yes. Thank you so much po. Si Ms. Shirley Ching, ang SAVP po ng PNB. Thank you so much. Mr. Manuel Labay, ang ating pong VP ng Philippine National Bank. Thank you so much. At sa lahat po sa inyo. Of course, ang ating mga kasama po sa MCGI, sa Ang Dating Daan, ating mga kasama, sila Brother Mel, Brother Jerry, Brother Danny, Brother Roland, Brother Dino, at sa inyo pong lahat na sumusuporta sa atin. Well, napakahirap pong isalarawan ano, para mailagay namin sa pananalita kung ano ang aming iniisip para po dito sa ating mga proyektong sinasagawa. Pero ang lundo lamang po ng isa, gusto namin pong iparating sa inyo that we are motivated by the principle na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Kaya po, kaakibat ng lahat ng mga proyektong ito, ang amin pong kaisipan na sa anumang opportunity that God is giving us, ay kagaya ng sinasabi nga namin, ako po'y naniniwala, for us to be able to do more is to grab every opportunity na mayroon po tayo para gawin ang lahat ng pwede nating gawin. Kaya po, sa tulong ng Panginoon, habang kami po ay naririto, makakaasa po kayo na sa tulong ng Diyos, kahit na mahirap, ay pagsisikapan po namin na makapagpatuloy ng serbisyo. Dahil sa ganitong paraan, naniniwala kami na maaaring ang awa ng Panginoon ay maipagkaloob sa amin at magawa namin kung ano ang dapat namin gawin. At the end of the day, masasabi po namin na pagkatapos na kami makagawa ng lahat ng mga bagay we're supposed to do, we will still remain worthless servants. Ginagawa lang po namin kung ano ang dapat namin gawin. Again, maraming salamat po sa ating Chairman Emeritus din. Of course, the father of Mr. Ato Minares, Mr. Larry Ednares, na napaka-laging supportive sa atin. And my good friend Atom, I cannot thank you enough sa pagtitiwala na ibinigay mo sa akin at sa aming lahat. And I'm looking forward for a better relationship. Huwag mo lang ako itatakwil, huwag mo lang ako ilalaglag. Basta't magtutulungan tayo sa anumang paraan at you will always be my boss. At ako po ay nasa ilalim din ng inyong pag-uutos. At we would like to thank our friends, of course, dito po sa organisasyon ng PhilAM. Dahil kung hindi po din sa inyong tulong, ay hindi po kami makakakuha ng permit. Kahit na kami ho ay payagan ng city government, kung hindi ho kami papayagan noong home association ng PhilAM, medyo mahihirapan din po kami. And maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo at makakaasa po kayong pagsisikapan po namin na aming magagawa. At katulong po kami ng ating community, kung ano man po ang aming magagawa, ariin nyo po na ang UNTV ay sa inyo rin. And again, sa lahat po ng mga nagtitiwala, sa lahat ng mga kababayan ho natin na patuloy na sumusuporta, sa lahat po ng mga patuloy na nananalangin para po sa ating ikapagtatagumpay, napakalaking bagay po para sa amin noon. Dahil naniniwala kami na without God's help, everything will be in vain. Wala po kaming pupuntahan kung hindi yung tulong ng nasa itaas. At ang inyo pong pananalangin para magkaroon ng katuparan ng lahat ng mga bagay na ito ay isang napakalaking bagay para po sa amin. At sa araw na ito, sa pag-uumpisa ng ating pong, sa ating groundbreaking,
ay gusto po namin na isama kayo. Saan man po makakarating ang UNTV sa kanyang hinaharap, sana po ay samahan ninyo kami at sana ay lagi kayong nariyan. To the men and women of UNTV, I am very grateful na sa hirap, sinamahan niyo po kami at hanggang ngayon na mahirap pa rin, kasama pa rin po namin kayo. Mula po sa pinakamaliit na building na pinanggalingan natin na may ipis at may daga at hanggang sa lumipat po tayo sa medyo lumaki na po yung ipis at lumaki na rin yung daga, ang naging pagbabago lang po, nagkaroon na ng pusa. Kaya meron na pong nangahabol sa daga. At ngayon po na medyo ahakbang na po tayo sa isang lugar na medyo makakabili na po tayo ng konting pamatay ng daga at saka mas malalaking magbabantay na pusa, nandiyan pa rin po kayo. Salamat po sa mga kasama natin. Hindi ko po makakalimutan ng lahat ng support ang ibinigay ninyo sa amin. Yung pong mga maliliit na cameraman, mula po sa ating mga janitor, sa ating pong mga security guards, sa ating mga drivers, sa lahat po sa inyo na nagtiis kahit na nung umpisa, wala ho kami talagang mga sweldo. Sa bagay, hanggang ngayon naman ho, wala pa rin ho akong sweldo. Sila lang yung sumusweldo. Pero sinamahan niyo po ako, sinamahan niyo po kami. Nakarating po tayo dito. At ngayon, kahit na papaano, ay mayroon tayong kaunting, sabi nga ho kasi ng kasabihan, habang maiksi ang kumot, magtiyagang mamaluktot. Kapag ka humaba na at lumapad, at saka ka na lang umunat. Hanggang ngayon po, hindi pa rin tayo makaunat ng husto, pero kahit papaano po, may kumot na po tayo. Kahit nakalitaw po ang paa at nakalitaw ang ulo, ay medyo meron na po tayong kaunting protection sa lamig. At sa lahat po ng mga natulungan ng UNTV, ang amin pong hingiling sa inyo, huwag po kayo sa amin magpasalamat. Sa lahat po ng mga naabot ng UNTV, huwag po kayo sa aming tumanaw ng utang na loob. Lagi po naming hiling sa inyo na kilalanin po natin ang malaking utang na loob doon po sa mayroong gawa ng lahat ng mga bagay na ito. To end, gusto ko pong sabihin na lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan ay mananatili po na nandoon sa may kapal na may bigay sa atin ng ating buhay. Thank you very much and good morning po sa inyo lahat. Very well said, Kuya. Maraming salamat po sa inyo, Kuya. At patunay lang yan, Angel, na mas mapapalawak pa ang public service na binibigay sa atin ng UNTV. At syempre, Angel, pasalamatan na rin natin ang press na dumalo dito sa ating groundbreaking ceremony. Unang-una na dyan si Ms. Crispina Belen of Manila Bulletin, Nards Belen of Online News, Vic Bautista of Journal, Hazel Gaston ng Business World, Aldwin Tolosa of Business Mirror, Yugel Lasorata, Philippine Star and Yahoo, Edith Angeles of Manila Standard Today, and of course, Francis Ware Field ng Manila Bulletin. Alright, on that note, huwag mo po tayo magpatumpik-tumpik na pa. Tayo, yes. Oo, tayo po ay pumunta na sa ating main event. Yung ating groundbreaking. So tawagin na ulit natin sila Kuya para sa ating groundbreaking ceremony. Napakagandang mangyayari talaga. Significant. Hindi na ako makapaghintay. Yes. Oh. Sana next year na. Yes. Ito, andyan na. Well, I believe, parang mga ano yata ito, it will take a year or two bago matapos itong ating broadcast center. At talaga namang ang kagandahan ng ating mangyayari dito
lalong lalawak ang public service ng UNTV. Yeah. It doesn't really stop with the building, but it's the start of something greater than that, diba? Yes. Sobrang okay. Saka talaga. Magiging, ano, kung Sherwin, magiging parang landmark, ano to, building, not only building. Dadagdagan ko, Doc Joseph. Yes. Sabi nga ni Mayor Herbert, sabi nga ni Kuya Daniel, iconic. Yes. It's an icon. Yan. So, sa ngayon, kasalukuyang nakahanda. Nakaporma sila para, sa groundbreaking. Groundbreaking na. Nag-uumpisa na. Yan ay isang seremonya na ginagawa kapag merong ginagawang building. Oo. Ayun. Ganda. Officially exciting. Natapos na. Exciting. Ang laki-laki. Oo. Officially ito pong ating nakapag groundbreaking na po ang ating UNTV Broadcasting Center na pinungunahan ng ating si Kuya Daniel Razon kasama si Mayor Herbert Bautista. Kasama rin ho ang may glimpse na ba ang ating public yung mga tao nating nanonood regarding yung struktura ng building? Wala pa, no? It's not... Kanina, nakikinig ako, sabi ni Architect Recio, yung taas-taas ay magkakaroon ng 360-degree view of the metropolis. Wow. So, talagang makikita natin yung mga napaglilingkuran natin. At alam naman natin na ang UNTV, Public Service Channel, hindi lang naman siya nalilimitahan sa Manila or Metro Manila. Mm-hmm. From all over the country and... Yes. Even kanina sa Singapore. So, lalong gaganda ang ating public service broadcast, public service. Right? And with 1,334 satellite centers, mas maraming mararating. Oo. Tapos naalala ko pa yung sinabi rin ni Architect kanina na you really won't miss the building kasi pag gabi parang iilaw talaga siya tsaka yung bubog niya, the facade. Ganda, no? Tsaka yung tower, di ba, Mon? Yeah. May Hindi restaurant. Hindi ko lang na dinig kung anong color ng ilaw. Ang mga blue and yellow. Kaya tama-tama yung ating tama-tama na bigger, better and broader. Alam niyo namang what more can best describe it by the groundbreaking ceremony of our UNTV Broadcast Center. At yan. Yan. Bong. Bong. Ayan. At muli, ito po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.